This is Janice B, and thank you so much. I hope all is good. And if you're new to my channel, please consider to subscribe and press the notification bell so you'll be updated with my next video. And if you like my streaming, please consider to give me a thumbs up. And if you have any questions, please do leave a comment in the section and the comment section. And of course, my Lagom official is there to guide you, to support you, and make you comfortable. And also, Ate Jaren Abalan is also there to support you and to welcome you all. So, maraming salamat po sa pag-tune in you again kay Janice B. At higit sa lahat, sa pagsubaybay, sa pagpapanood ng aking mga videos. At kung saan man dako kayo sa mundo, maraming salamat po from the bottom of my heart for really watching my videos. And please, if you can share my videos and share it in your community. And maraming salamat po dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon kung saan maibabahagi ko ang konting kaalaman ko kung paano natin marire-define, marereposition ang ating YouTube channel sa mundo ng platform ng YouTube. Congratulations to Donita Rose Caget sa iyong pag-apply ng aking mga tips na ibinigay sa iyo. And I really look forward to have a better, more success sa inyong lahat dahil alam ko talaga you are trying your best to make your channel a much better channel as before at patuloy ninyong binibigyan ng atensyon, ng oras kung paano ninyo mas pagagandahin pa ang inyong mga YouTube channel. So, congratulations in advance and I really look forward to the success of all your channels. It's not just about monetization. It's not just about gaining as much number of subscribers that you have. Ang pinaka-importante ay binibigyan ninyo ng atensyon kung paano lumago yung inyong channel. How to be a successful YouTuber at the end of the day. So, let's start. Marami kayong mga katanungan na sana meron akong ganito, sana marunong ako magganito, or sana maging successful YouTuber ako, sana may ganito ako, marami akong subscriber, maraming sana. Pero nakalimutan yung tanungin kung paano gawin. Nakalimutan yung bigyan ng atensyon yung question na paano. How am I going to do it? Remember what I've told you earlier na it's so easy to do if you know how to do it and if you're willing to do it. Remember, I've told you that you have to make it, you have to master it and make it happen. All this, sana na-realize nyo na by now na meron akong gustong patutunguhan sa aking mga kwento. Meron akong gustong tumbukin sa inyong mga channel. Meron akong gusto kong gawin nyo sa channel nyo. Kasi kayo lang ang makakagawa ng success ng inyong channel. Remember, this is your channel and not mine. So, nandito lang ako para gabayan kayo, para ituro sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. At higit sa lahat, gusto ko ma-inspire kayo, ma-motivate kayo that you can do this. Because there's no such thing as miracle. Don't wait for everyone to discover you. Introduce yourself to them. Gawin mong kakaiba yung channel mo na kung saan ikaw ang una nilang makikita pagpasok nila sa YouTube, diba? You have much impressions than anybody else because you give effort in creating your thumbnail, your title, and ginawa mo lahat. Paano ka maging katulad ng ibang mga successful YouTuber? Yun yung aim natin. Isulat ninyo, I hope you have a pen and paper with you right now para maisulat ninyo kung ano yung mga sana ninyo, ano yung mga wishes ninyo, ano yung gusto nyong mangyari sa channel ninyo in the next 2 to 3 years or kahit man lang ngayong taon na to, bago matapos ang taon na to, ano yung dream nyo sa inyong channel? Because it is very important that you know your goal. Alam mo kung sa ganitong buwan, meron akong ganito, sa susunod na buwan, meron akong ganito, because planning is very important. Hindi pwedeng meron ka lang YouTube channel and you will just sit down there, okay, magla-livestream ako, okay, mag-upload ako, without doing anything. Ang nagsisimula ang lahat sa plano. Okay, sinusulat ang plano, hindi lang nilalagay sa isipan natin because we have to stick with the plan. Parang gumagawa tayo ng bahay na kung saan, kung ano yung sinabi ng architect, ano sinabi ng engineer, kailangan gawin yun ng isang matron or gawin yun ng mga builder, gawin yun ng mga carpenter. Tayo yung carpenter, tayo yung binigyan ng
ng gawain ng isang architect at ng isang engineer kung paano gawin yung bahay natin. Tayo lang ang makakagawa nun, wala ng iba. Okay, meron tayong mga editor, meron tayong photographer, meron tayong videographer, but at the end of the day, you are running your own channel. Okay, you are going to build this channel to become a successful at the end of the day. Okay? So, nandun tayo sa pagpaplano. Na-discuss ko na sa inyo, nabigyan ko na kayo ng ibang ways and tips how to plan your channel's content kahapon. So, sana, guys, if you have time, you can replay my Monday, Tuesday, and Wednesday redefining your channel, because I'm sure that will really help you build and plan your channel. And in this podcast, gusto ko mas, mas malalim pa yung ang gagawin natin, which is sasagutin natin, igaguide ko kayo paano sagutin yung mga sana ninyo at kung paano natin gawin. So, in this video is more of sana and paano. So, tanungin muna natin ang sarili natin na parang, sana may YouTube channel ako. Oo, meron ka ng YouTube channel. So, welcome to YouTube. May YouTube ka na, di ba? So, sa YouTube channel mo, masaya ka ba sa puntong ito? Masaya ka ba kung ano yung nangyayari sa channel mo ngayon? Okay, masaya ka kasi kamamonetize mo lang. Congratulations! Like this little adventure, congratulations to you. And Jani PH, congratulations to you. So, all this is, we're just part of the first step. Okay, na-discuss ko na sa inyo yung mga basic, kung ano yung dapat yung gawin, ano yung pangalan ng channel mo, ano yung about section mo, ano yung mga email mo, ano yung mga widgets mo. All this I've already discussed to you in the past 3 days. Ang importante sa akin ngayon, tanungin nyo yung sarili ninyo kung ano yung sana mo. Sana may YouTube channel ako, fine. May YouTube channel ka na. Pero, natanong mo ba sa sarili mo na, ang tanong na to, sana alam ko kung ano ang YouTube channel ko. Di ba parang mahirap sagutin? Kasi tinanong mo sa sarili mo, sana, oo nga no, parang ang hirap, di ba? Pero kung alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo, madaling gawin yan. Kasi nabuo mo na sa isip mo kung ano yung nilalaman ng YouTube channel mo, kung ano yung meron ka sa YouTube channel mo, kung ano yung gusto mong ipalabas sa YouTube channel mo. Kasi magsisimula yan sa plano, di ba? Magsisimula yan sa kung ano ibinigay sa atin ng architect, ano yung binigay sa atin ng engineer. Pero before yan gawin ng architect, before gawin ng engineer, sinabi mo na kung ano yung gusto mong mangyari. Everything will come from the master. Everything will come from the owner of the land, from the owner of the house, kung sino yung magpapagawa ng bahay. Hindi naman yan basta-basta gumagawa yung mga architect o yung mga engineer, di ba? Kinukuha muna nila yung ideas mo, kung ano yung gagawin nilang design, kung ano yung gagawin nilang, kung ilang floors ba yan, kung ano yung mga gagamitin nila, kung gagamit ba sila ng mas makakapal na mga bakal, ganyan. So, it is very important for us to know kung ano ang kung ano yung gusto nating mangyari sa channel natin. It's very important for us to at least list down the things that we wanted to achieve. Kasi kung wala yan, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung ating patutunguhan, ano ba talaga yung tinatawag nating success. Hindi rin nga natin alam na parang we're just aiming to get monetized, we don't even know what's the content of our channel, we don't even know what are we going to provide to our audience, we don't even know what's the niche of our channel. All we want is we want to get monetized, all we want is magaya tayo sa mga kapwa natin YouTuber na meron ng kinikita sa YouTube, which in fact, parte lang yun. Hindi yun kabuuan ng isang channel na pagiging monetized channel. Hindi yung parang tumatakbo tayo na parang we're on the racing track na gusto natin ma-monetize yung channel natin. We don't even think kung ano yung nilalaman ng channel natin. Ano yung bakit tayo nagla-live stream. Salita ka ng salita sa live stream without you knowing what value do you give to your audience. What value to give to yourself. What contentment did you give to yourself. Just because of the word monetization, alam ko importante yung pera. Alam ko yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ads sa isang YouTube channel. But, ano ba yung basic? Ano ba yung gusto nating ma-achieve? It's just the word monetization? Paano naman after monetization, what comes next? Diba? Alam dapat natin kung saan tayo mas nag-i-invest. Saan dapat natin kung may pera tayo, saan natin mas igugugol yung pera natin. Okay? Magpapatayo ba kaagad tayo ng isang 3-story building kung ang budget natin ay for 1-story building lang? It is very important for us to understand the basic of having a YouTube channel. Because if you don't have a plan for your channel, then how can you achieve it?
dapat sa una pa lang, alam mo na kung anong gusto mong gawin. Alam mo na dapat kung ano yung magiging channel mo. Alam ko mahirap. Nagdumaan din ako dun. Dumaan ako sa puntong hindi ko rin alam kung ano yung magiging content ko. But I've worked hard for it, for me to come to know kung ano yung magiging YouTube channel ko, ano yung magiging laman ng YouTube channel ko. That's why I'm here to guide you, I'm here to inspire you, I'm here to motivate you. At least somehow, someday, you will have a much better channel than mine. Because nandito ako to guide you, nandito lang ako to tell you, okay, this is the right way, this is how you're supposed to do things, this is the community guidelines, this is the ad-friendly guidelines, this is the monetization policies and all this. But at the end of the day, it is you who will find a way for you to reach your goal. Okay? So, simulan natin yung parang, oo nga, alam nga natin gawin. Subconsciously, alam natin gawin, pero hindi pa rin natin ina-apply yung mga tips na binibigay sa atin. How long will it take for, hanggang kailan natin i-hold yung ating mga bala, paano natin na maibigay ng todo-todo sa ating channel. It should always be 100% that you're giving to your channel, especially when you are filming, when you're creating videos, when you are sitting there doing the live stream. Dapat wala kayong back, yung parang meron kayong hidden agenda sa inyong mga channel. Ay, gusto ko magla-live stream ako para ganito, 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 ganyan. The most important thing is the value that you are giving to your audience. Sana yun ang magiging inspirasyon natin sa pakikinig ninyo sa akin ngayon, that you wanted to give value and hindi ikaw yung makakatanggap ng value. Because it is very important for us to understand na ano ba ang gusto kong mangyari sa channel ko. It is just all about magkakaroon ako ng super chat, magkakaroon ako ng super sticker, magkakaroon ako ng join button and all this. I wish somehow naisip nyo din na sana magkaroon ako ng isang quality video, sana magkaroon ako ng isang hit man lang na video, magkaroon ako ng mga million views, magkaroon ako ng 100,000 views, sana meron kayo back in your head na I wanted to plan my channel to be in this direction, to have as many views as I can regularly, every time na mag-upload ako, maraming manonood sa akin, maraming magsusubaybay sa akin, because I'm giving too much effort into my channel and I wanted to have a payback, kung saan ang payback na yun is the views. Remember, hindi lang naman dun sa super chat, hindi lang naman dun sa super sticker, hindi lang naman dun sa join membership, nagkakaroon ng pera dito sa YouTube if that is your aim. Okay? So, meron akong tanong sa'yo na sana may YouTube channel ako, okay na, nasagot ko na yun, may YouTube channel na ako, may YouTube name na ako, may mga uploads na ako, meron na nga ako. Okay, sana marami akong uploads. So, paano mo gawin? Gusto mo pala eh, pero hindi mo ginagawa. Gusto mo parang magkaroon ng maraming videos, pero hindi ka rin nagfi-film. Nagbibigyan mo pa nga ng atensyon yung pagkakaroon mo ng maraming subscribers, then you uploading a videos, then you filming a videos, then you editing the videos. You've invested so much money doing this and that without you realizing what's the most important thing to do. You've invested to buy all luxury bags or luxury, all the things which are, we called luxury, but you failed to even buy the necessity, which is your food. Yung rice mo, nakalimutan mo nang bumili ng isda, ng kanin, ng tubig, yet bumili ka ng maraming luxury food na hindi mo naman makakain. All this, we need to learn how to understand what's important and what just we want. Marami tayong malalaking camera, magagandang camera, yet we don't know how to use it. Gusto natin marami tayong magagandang videos, yet we don't even know how to film it. We don't even know how to film and when to film, ano yung ifi-film. Marami tayong mga gadgets na binili, may mga ring light tayo, may mga ganito tayo, ganyan. Yet hindi natin makakapag-provide ng magandang video. Bumili tayo ng magandang cellphone, yet hindi tayo marunong mag-edit. First things first, basic first. Ano yung mga basic na kailangan natin para magkaroon tayo ng ganito, ng ganyan, magkaroon tayo ng maraming videos, magkaroon tayo ng maraming subscribers. We don't really know when to start and how to start. Yun, real talk tayo doon. Kasi kapag kahit nasabihin naman natin, kapag lahat naman nag-uumpisa, mayroon talagang ganun eh. May talagang pagsubok na ganun. But we have gone through that.
Huwag niyo sabihin na umpisa pa lang ako eh, nag-umpisa pa lang ako. Yet even if you are new into a company, hindi na tayo grade school, hindi na tayo high school na hindi natin alam kung ano yung gagawin. We've gone through that. Dumating na tayo dun sa point na even nagkakalagasan na nga, yet hindi pa rin tayo natututo. We don't even how many times we've heard na bawal maglapag ng link, yet we still do. Hindi kasi natin alam kung ano yung importante doon sa hindi. Okay? Hindi natin alam kung ano yung importante na bagay kumpara dun sa mga bagay na lagi natin nilalabag. So, I wanted you to pick up some of the things na gusto mong i-eliminate sa channel mo. Gusto mong i-eliminate ng mga ugali bilang isang creator. Because I wanted you to start from now on how to make it happen. How to make a perfect YouTube channel. I know there's no such thing as perfect, but I just wanted you to feel that it's perfect. Because as you move forward, as you go along, then you've realized you need some improvement. So at that time, it was perfect. Right? At that time, it was perfect. Syempre, darating yung punto na, ay, may bago na, ay, ganito na pala yung pag-i-edit, ay, may bago palang rules. Then, you've come to improve and improve and improve, and then every time you produce a video, it's perfect for you. Okay? So, sana at that point, ma-realize natin kung ano yung mga dapat at kailangan gawin. Ano yung mga kailangan na meron tayo para marating natin ang puntong ito. Okay? So, dumating tayo sa word na sana marunong ako mag-edit. Okay? Sana marunong ka mag-edit, but you have failed to realize how to start the editing part. Lagi mo sinasabi, mahirap kasi mag-edit eh, mahirap. Because na-instill mo na sa mind nyo na mahirap. Kung i-instill nyo sa mind nyo, okay, pag-aaralan ko to, alam kong mahirap, pero pagtsatsagaan kong gawin. Diba? Kung gusto mo talaga ang isang bagay, paghihirapan mong gawin. Alam ko, the hardest thing is how to edit the videos, how to edit your thumbnails. Pero kapag tinry nyong gawin, and you try to master it, and you try to make it will happen. Kasi may determination ka, may perseverance ka, gustong gusto mo talagang gawin. Okay? So, sana tanggalin natin yung word na ay mahirap kasi. So, tanggalin na natin. Let's try to eliminate that para masagot natin yung word na sana marunong ako mag-edit. Then, you will try to edit. You will practice to edit. You will master to edit. And then, you will make it happen that you don't have even parang sobrang dali na lang sa'yo kasi nagawa mo na at ginagawa mo na and you're trying to improve as you go along. Okay? So, sana magkaroon ako ng maraming subscribers. Nasagot ko na rin yan. Sana magkaroon ka ng maraming subscribers. Then you focus on how to get these subscribers by providing them a quality videos. Magnet na lang yan. Kung may quality videos ka, mamamagnet mo na yung mga followers mo. Kasi hindi kinakailangan na pumunta sa isang mga promoter. Hindi mo na kailangan pumunta sa paangatan because you have something to provide and people were just coming to you. Parang naglagay ka ng pain dun sa dagat at malaking isda yung nakuha mo. And these small fishes just come along because you have something to give. Okay? So, sana marami akong income. Okay, but where does income come from? It comes from different sources. But before you get these sources, you need to have resources for you to be able to provide these sources. Right? So, kung meron ka ng camera, marunong ka na mag-edit, meron ka ng content, then you try to provide them something that will give them value, something that will give you as a source of your income by giving them, providing them a quality videos. Quality over quantity. Yun, alam ko medyo mahirap sundan yung sinabi ko, yet ang punto ko lang is gumawa ka ng isang bagay kung saan doon ka kikita. Gumawa ka ng isang video kung saan dun ka kikita. Because if you're just going to concentrate into shorter video, how long will this shorter video to come up with 1,000 views? Remember, you need to have 1,000 miles para sa RPM at saka sa CPM mo. So, if you're going to concentrate 15, parang naboring na lahat ng tao, 15 seconds, you concentrate on creating parang intro, and then you've tried to create a video na, ganito yung pag ganito, pero you're not talking. Ganito yung paggawa ng ganito, but you're not talking. You're not telling them, and pinapas fast forward mo yung video mo.
you give them a valuable videos that they will keep on coming back to you and they will keep on watching you. Remember, kapag maganda yung video na yan, they will even try to share it. So don't take out the opportunity na maaari kang ma-share doon sa kanyang community, because if you are going to provide them a quality videos, if you're going to provide them a very good video, a very good movie, then hindi ka na maghihirap na i-share pa yun sa iba't ibang community, because ikaw mismo yung nagdala ng sarili mo through your video sa iba't ibang tao, dahil nagustuhan ng isa. That's why it is very important that you know how to share the videos of others so others can share your videos to their community as well. Remember, their communities, their followers were not your followers. And someday, kapag na-share niya, maaaring yung follower niya, magiging follower mo, yun yung simple collaboration. If you are trying to convince yourself na parang, kaya ko itong mag-isa, no. Walang taong kayang mag-isa. Remember, no one is an island. But if you try to be with them, kakasama mo sila, and you're not trying to tell them na meron akong alam na hindi mo alam, what is that? You know, try to be very, helpful. You try to be very accommodating. You try to be with them, to be belong to them. So they will feel, you know, you have this friendship, you have this group of people that will really help you build your community, really build your success. Because imagine mo, mag-try kayo magbuo ng isang bahay, mag-isa ka lang. Paano tutukuran mo yung paggawa ng lahat ng bagay? You really need some help somehow someday. Okay? Try to gulp muna natin yung... Lunukin muna natin yung mga ego natin, no? Minsan kasi talaga super ego din naman tayo, lalo na kapag halimbawa, mas magaling ako sa'yo, especially, ang galing-galing ko mag-English. Wala naman sinabi dito na perfect grammar. Okay? So, different school, different pronunciation. Tandaan nyo yan. So, huwag tayong masyadong mapanghusga sa kapwa, dahil minsan nahuhusgahan din tayo. Masakit din mahusgahan. Kaya, huwag nyo nang intindin, kasi po bulol ako, kasi po hindi ako magaling mag-English, o hindi po kasi ako magaling mag-Tagalog. All this, we can try to it will help us somehow kung masyado tayong alam mo yun, yung parang tulungan mo naman ako, paano gawin to, tulungan mo. Pero if you are going to be like parang kaya ko to, trying to pretend ba na kaya mo lahat, no. Always remember that someday somehow, kahit ano man, kailangan mo pa rin ng tulong ng kapwa mo. Okay, so I hope that you've learned something from the first part, and meron ako sanang ibibigay sa inyong parang assignment before we go to the next topic, na isulat ninyo yung tatlong sana na meron kayo. And then, ituturo ko sa inyo kasi is the word na paano mo naman masasagot yung mga sana mo. Okay, so sana, maganda ko, alam mo naman, syempre para gumanda ka ng konti, mag-makeup ka naman ng konti, di ba? O, sana maganda yung channel ko. O, di, make-upan mo, lagyan mo ng makeup, lagyan mo ng kulay, lagyan mo ng maraming abubot, maraming mga may hikaw, may magsuot niya ng glasses, ganyan. Sana magkaroon ng content yung video ko. Di, gumawa ka, di ba? O, dapat yung word na sana, meron ka rin sagot dun sa kabila. Okay, so sana yung notebook nyo ay ma-fill nyo ng mga questions na sana, at ma-fill nyo rin yung mga kasagutan, ikaw din yung sumagot. Take time to yourself, try to evaluate yourself, try to redefine yourself, try to redefine your capabilities, try to redefine your talent, try to redefine the things that you can give, try to redefine the things that you can be of help to others. You can be valuable to others. You can be such a human being na titingalain ng iba kasi marunong ka makipagsalamuha sa iba. Try to redefine yourself how you approach people. Try to redefine yourself how you look at the camera. Try to redefine yourself how are you going to edit yourself, kanan, kaliwa, or dito ba yung contour, or dito yung contour, and all this. We will come to realize, marami pala akong gustong abutin. Marami pala akong sana sa buhay ko, which is sana sa channel ko. Kasi kung hindi mo to iisa-isahin, I wanted you to realize as early as now, habang bata pa yung channel natin, habang hindi pa tayo ganun kasikat, na marunong tayo mag-accept ng ating mga kakulangan sa buhay. Marunong tayo mag-accept ng kung ano yung kulang sa channel natin. Marunong tayo umaccept na, mali nga yung ginawa ko. No, sorry talaga. Alam mo yan, marami tayong mga nakakahiyang video, marami tayong mga
Oh my God, tsakang video. Kasi, syempre, sa simula, hindi ba naman talaga tayo marunong, diba? So, matututo din tayo in time if we learn how to accept our kumbaga negativity, our weaknesses, our and all these things na kinahihiya natin. Because if you are going to embrace that, you will come to go to realize na ay kaya ko palang tanggapin ang mga pagkukulang ko. At dun sa pagkukulang ko, mapupunan ko yun para hindi na siya maging kakulangan sa channel ko. Because if you are going to say, ay, perfect na yung channel ko, wala nang kulang. Oh, talaga lang. Diba? Yun yung gusto kong ma-realize natin na habang bata pa tayo sa channel natin na we'll know, we'll learn na merong kulang na kailangan punan. Para habang lumalaki yung channel natin, mapupunan natin ng tama. Mapupunan natin yung mga kakulangan. Mapunan natin para maging somehow perfect yung ating channel. Okay? So, we go to the second part of this video para masagot na natin yung mga word na sana. At matutulungan ko naman kayo paano gawin yung mga bagay-bagay para maging successful tayo. Okay? So, let's just have a break. Okay, thank you so much. I hope na nakapag-break kayo, nakapag-coffee kayo, or nakapag-inom kayo ng tubig. Maraming salamat. At ito ang inyong host again, Janice B. At this is the second part of our topic for today. So, sana naisulat nyo na kung ano yung mga dapat nyong isulat dyan. At nabigyan nyo ng atensyon na nagkaroon kayo ng konting reflection of what are the things that you really need in your channel. So, in this second part, I wanted to start this with everybody started from zero. Walang manunood, walang video uploads. It's just your channel name. Lahat tayo nagsimula dyan. At somehow, someday, gumawa tayo ng paraan. Nagkaroon tayo ng uploads, nagkaroon tayo ng mga subscribers, nagkaroon tayo ng mga followers, naging monetized channel na tayo. And all this because it started all from zero. And now we've reached this far. So, congratulations to you. So, gusto ko alalahanin natin yung mga bagay na pinagdaanan natin. Bakit? Because this is how are we going to start our reflection of how did we come up into realizing that we have something to give. Kagaya ng sinabi ni Ate Simple na Buhay, he used to be Simple na Buhay cooking channel. Medyo mahaba, di ba? Hindi niya alam, wala siyang bilib sa sarili niya, hindi niya alam na may talent pala siya, hindi niya alam na may kakayanan pala siya. And he started from having just a simple YouTube channel, hindi niya alam na pwede pala siyang mag-live because he do have like 10,000 followers in Facebook. And my aim initially was gusto ko yung 10,000 followers na yon is maging 10,000 YouTube subscribers. Alam ko mangyayari yun because he's really working hard for the success of his channel and I'm really hoping and praying so hard na maabot niya yun because unti-unti nabubuo niya yung tiwala niya sa sarili. And I look forward, I'm really thankful to the Simple na Buhay cooking channel's team for helping Ati Kuya to build his channel in such a way that he will be proud, na proud din tayo, proud din siya sa sarili niya. Yun yung gusto kong panimula ng ating second part because masarap magmuni-muni muli sa how did we start our YouTube channel. Remember na wala namang parang kinaumagahan, successful ka na eh. Parang kinaumagahan, sikat na sikat ka na. Obviously, hindi naman minsan nagkakaroon din talaga ng ganun because of he was destined to be on that direction. Pero dumaan tayo, lahat tayo or karamihan sa inyo ngayon na nanonood sa akin is nagsimula from zero, nagsimula sa, uy, gawa kang YouTube channel, uy, ay kasi pandemic, wala tayong magagawa, lahat tayo nag-YouTube channel, uy, mag-livestream ka kasi lahat gumagawa ng livestream, uy, mag-ganito ka, mag-silent livestream ka para makakuha ka ng watch hours, all this started from zero or started from somehow merong nagpayo sa inyo, merong nagbigay sa inyo ng advice, do this, do that. But did we really think about na paano ako nito magiging successful kung ganito ako? Paano ako magiging successful kung wala akong plano, hindi ko alam kung paano magkaroon ng YouTube channel, hindi ko alam kung
ano ba ang kailangan kong gawin, and all this. So marami tayong mga katanungan. At I will start this conversation with you with, alam mo ba where you are best at? Yung best mo, yung pinaka, the best na meron ka. Gusto ko simulan natin yung conversation na to with asking yourself, what is the best in you? Ano yung meron ka talaga na pinaka gustong-gusto mong i-share sa kapwa mo, or proud na proud ka na meron ka dito? Because this is the start of one of the tips na ibibigay ko sa inyo paano kayo maging successful. Just take the best in you. You start from this. What are the best in you? Ano yung makakayanan mo? Ano yung kaya mong gawin? Ano pinaka the best na maibibigay mo? Because I wanted you all the time to give your best. All the time, gusto ko gamitin mo yung best weapon mo para makapag-provide ka na magandang quality videos sa iyong mga audience. I wanted you to go that far with starting from what is the best in you. And I wanted you to realize now that ang gusto kong gawin natin ngayon is pag-isipan natin maigi kung ano ang best na meron ka. I wanted you to start somehow, somewhere from the word best. I know your best sometimes is not good enough because you failed. But that was your best. You know that was your best. But somehow, your audience failed to appreciate that best in you. Pero wag kang susuko dun because you know that is your best. It just so happened na yung best mo hindi na-appreciate, or yung best mo hindi nakita, or yung best mo best dressed na. Uy, best dressed na talaga yun. Yung designer, yung ginawa ng designer, best gown dapat ako. Pero hindi ako naging best gown kasi meron pang best sa akin. Yet, but that was your best. You gave your best. All the time, you give your best. Regardless whatever the result of that particular best video, best foot forward, don't mind that. As long as you gave your best to be able to provide your audience with the best video, your best thumbnail, your best title, your best of everything, that is more than enough to show the world that you have the best at least. Dahil dyan tayo magsisimula. Hindi pwedeng ibigay mo yung least of yours. I wanted it to be the best. Why? Because I wanted you to realize that something in you have a best ability in you, inside you. Meron yan. Hindi mo lang alam kung paano ibigay, hindi mo lang alam kung nasaan, hindi mo lang alam kung ano. But it is very important for us to realize na okay lang kahit sa simula, hindi muna nila ma-appreciate. Ang ganda-ganda na ng boses ko, ang ganda-ganda na ng pagkagawa ko, yet hindi pa rin ako nanalo. But it's okay. Try and try and try until makita ng tao, until makita ng subscribers mo, ng watchers mo, ng viewers mo, ng madlang people na meron kang best in you. Hindi naman agad-agad sa isang contest, ikaw agad ang mananalo, ikaw na mananalo, ikaw na lang ang mananalo, ikaw na lang mananalo. There are some other people who are joining the contest that can win too. Best din nila yun eh. It just so happened na yung nagja-judge na yun, yung best ng isa ang nakita niya. So I wanted you to realize, so my first tip for you now is to find your best and make use of that best to be able to provide the best video that you can be able to provide to your audience. Okay? So that is the very, very first step that I wanted you to embrace. Okay? You always have to appreciate and you always have to give. You always have to do something with the best of what you have. Yun ang una-una kung gustong ma-appreciate ninyo in this second part, ano yung best na meron ako? Okay? So, ang best ko talaga is dancing, singing, talking, cooking. Marami kayong best. But you failed to realize dahil ang dami-daming pumapasok. Ay, gusto kong gawin to. Try to trim it to your best. Gusto ko muna isulat ninyo dyan sa inyong papel kung ano yung mga best ninyo.
Okay? Now, I wanted you to realize na parang, ay, best pala ako sa ganito, best in math pala ako, best in English pala ako. Until na yung best na yun, ma-appreciate yun na mga nanonood sa inyo, ng mga nakakabasa ng ginagawa ninyo, ng mga nakakakita sa ginagawa ninyo. But one thing for sure, once you've embraced the best in you, and you will be able to provide the best of everything to anything, to everywhere, somewhere, somehow. Okay? So, sana nakita ninyo kung ano yung best na meron kayo, na ibinigay ng Diyos sa'yo, at gamitin mo yung best na yon para makabigay ka ng best din. Okay? So, it's always the best, the best, the best, the best. Because I wanted you to start from there. I wanted you to realize that you have something to give. I wanted you to realize that you have a talent to give. I wanted you to realize that you have something in you. Okay? So, kaya ko kinuha yung first channel na binigay ko sa inyo, Ate Simple na Buhay. A simple, yet there's a best in him. Na gusto kong ibigay niya ng todo-todo because I wanted him to believe to himself that he can do something, that he has a value to give. Meron siyang kakayanan. Yun yung sinabi niya sa kanyang video na parang nung na-monetize siya, sa kanya na-realize na may worth pala siya, na kaya niya pala. Because someday, somehow, meron talaga tayong pagkakataon na kung saan marirealize natin once we've achieved something. That's why I wanted you to be very, very vocal of what you can give to your audience. What's the best in you? I wanted you to pinpoint that. Gusto ko talagang bullseye na bullseye mo ngayon na ngayon pa lang kung ano yung best na meron ka. Because if you don't know how to appreciate your best, you don't know what to give as best for your channel. Okay? So, I hope that you were able to get that point na may best pala ako. Best smile. Charot. Okay? So, I wanted you to somehow pick that up. Dito tayo papasok sa pangalawa. You always have to define that best and now I wanted you to choose that best. You have defined, you have identified. Now, you will choose the best of the best. Because I wanted you to narrow down somehow kung ano yung pinaka-best. You itemize, parang nag 1 to 10 ka, ano yung number 1 as pinaka-mataas, ano yung number 10 as pinaka-bababa. Marami kang qualities, di ba? Marami kang best qualities. Magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling ka, lahat na lang magaling ka. Okay? Congratulations naman sa'yo, magaling ka eh. Ayan, to be serious, I wanted you to rate that best 1 to 10. Sana sinulat mo yun. I'll give you time. Like, inom muna ako ng tubig para mabigyan kita ng pagkakataon mag-isip kung ano yung 10 best mo. Okay? I wanted you to take out the 5. Erase mo yung 5. Di ba 1 yung pinakamataas? So, 5 na lang natira. And then, take out the 3. 2 na lang natira. Hanggang makatira ka ng 1 or 2. And that, I want you to encircle those 2 best that you've chosen to be the best of yourself. Yun yung pinaka the best quality na meron ka. And I wanted you to shine from that best. You've narrowed down your best for you to be able to deliver it properly. Kasi kung sinabi mo na 10 yung best na meron ka, 10 din ilalabas mo sa channel mo, mawawala na ng saysay yung pagiging best mo. Because I wanted you to shine for the very best, best, best of your best. Okay? Hindi ko sinabing best. Sabi ko best. Okay? I wanted you to shine from your very, very best. Pinaka talagang tuktok na talagang pinakamagaling ka because I wanted you to concentrate on that para maganda yung kalalabasan. Hindi ko sinabing least of your best. I wanted you to concentrate yung talagang pinakamagaling na magaling ka because this will help you stand out. Dahil ito na yung pinaka-best mo, maibibigay mo na buong-buo kasi naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong maibigay dahil yun ang pinakamagaling ka. I wanted you to believe to yourself that you can do something, you can achieve something because you have something. You were given something and now you will be able to shine because you have chosen that something that is your best. Ikaw mismo ang namili sa sarili mo. Huwag mo sisihin si kanan, si kaliwa. Yung sarili mo ang sisihin mo kung hindi ka naging successful, yet you go to the second one, you go to the third one, you go to the fourth one, hanggang mag number 10. Until this 10 best, namili ka na at nag-shine ka
out of your best. I wanted you to have this feeling na, gusto ko talaga. Ako yung mamumulaklak sa lahat. Parang ganun ba feeling, di ba? Feeling-feelingan lang naman, but take this seriously. I wanted you to be serious in this aspect. That I wanted you to stand out because of your best. I wanted you to stand out because you gave your best. I wanted you to stand out because you gave the best of everything in that video or in your channel or in anywhere. Diba? For you to become a successful YouTuber, you need to know where you are best at. Kung kailan ka mag-upload, kung ano yung i-upload mo, lahat yan best. Kung ano yung pangalan mo, kung ano yung about section mo, kung ano yung magiging thumbnail mo, ano yung magiging title mo, lahat dapat yan ay best. Okay? Don't be so disheartened kapag sometimes your best is not the best enough. Because there's a room for improvement. There's a room for you to grow. There's a room for you to put it in one side. Lahat ng mga negativity na maririnig mo, continue to strive to be the best of you. Because kapag napanghinaan ka ng loob, kapag hindi mo alam kung paano mo ibibigay, konting negative comment lang, nagpatalo ka dun sa negative comment na yun, na-distract ka na, you've lost your best. You've lost the opportunity to be the best of you and nagpatalo ka dun sa mga bagay na hindi ka dapat katalo-talo. Okay? I wanted you to have this and remember this. I wanted you to shine because of your best. You shine because you are the best flower, you have the best gown, you have the best dress, you have the best thumbnail, and you have the best video ever provided, ever shown in YouTube. Okay? Congratulations in advance kapag nagawa mo yun. Okay? I wanted you to remember this, that I've told you you have the best of thumbnail, you have the best of metadata in the world, because you are going to have this thinking that I wanted to have a quality ang the length ng aking ibibigay ay magkakaroon ng katuturan. Quality and length. Nabanggit ko yung quality, nabanggit ko yung length. Gusto ko kahit gaano kahaba yung video na meron ka, kahit gaano pa yan kahaba, 20 minutes, 30 minutes, but there's a quality in it na magre-retain yung mga audience mo sa kakapanood sa'yo, because you gave your best in this longer video. I wanted you to stick on that. Because I wanted you to provide a longer videos to your audience para maging successful ka and not concentrating on the shorter video, yet malkonti yung quality, hindi ganun ka-quality video, hindi ganun ka-HD ang inyong mga video. Because hindi mo binigay ang lahat-lahat. Nag-hold back ka eh. I wanted you to concentrate on the quality and length because I wanted you to have a longer relationship habang pinapanood ka nila. The more na nai-inlove sila sa'yo, wow, ang ganda talaga na magiging girlfriend ko, ang gwapo talaga na magiging boyfriend ko, or habang tinitingnan mo yung anak mo na naglalakad papunta sa altar, gandang-ganda ka sa anak mo habang kinakasal siya. Because the longer the veil, the longer the aisle of naglalakad ka habang kinakasal ka, di ba? Ang ganda-ganda. Ang sarap-sarap ng feeling na meron ka mahabang-mahabang veil, mahabang-mahaba yung gown, mahaba yung buhok mo, lahat ng mahaba, maganda. Okay? Because you've appreciate the best effort na binigay ng designer, the best effort na binigay ng mahabang-mahaba yung aisle na nilakaran mo, because your husband gave the best for you to have the best wedding, the best gown, the best of everything. That's how a parent is. We gave all the best. Yet our children sometimes not became successful because they've chosen the different way. Yet you gave your best. Yun yung mga frustration natin na kahit na sobrang best na binigay natin, sobrang haba ng video, they failed to realize, they failed, kasi na-bore sila. Yeah, because in the middle of the video, wala na silang nakukuha, di ba? So, I hope that you've picked that up. You've picked the right thing. You've picked the best of you. Okay? Ngayon, pag-usapan natin kung okay lang po ba talaga na, okay, sabi mo sa akin, best of everything. Paano kung mag-produce ako na mag-produce? And, okay lang po ba yun na marami silang mapapanood? Of course. But remember, don't burn out yourself. Okay? Try mo lang ibigay yung kaya mo with the best of you. Kasi kapag na-burnt out ka, kapag napagod ka, wala ka nang maibibigay. Tatandaan natin that I wanted you to give your best
every time you are on air, every time you are uploading, every time you are being filmed, you have the best of you. Bakit? Kasi gusto ko maganda yung mapapanood sa'yo. Always you give the best of yourself in every way, in everything that you can para maging maganda yung kalalabasan nun. And hindi ka mapapagod. Hindi rin mapapagod yung audience mo sa kakapanood siya. Sa haba ba naman yun? Parang you always think na parang, okay, it's time for me to relax. It's time for me to have a break. Parang di ba kapag nag-film yung mga, yung isang pelikula, mahaba yan. Hindi yan one day lang. Minsan 2 days, 3 days, 4 days. You do the same thing. You can have a break. But you have to make sure na hindi ka mababurn out every time you do something. You give yourself a break. You have to love yourself for you to be able to give the best in you. Okay? Always remember this. Ang pinaka siguro mahirap gawin ay talaga ang pag-film, no? Yet, if you have the patience, if you have the courage, if you have all the parang determination na gusto mo maging successful, walang mahirap. Dahil ginugusto mo. Dahil nag-i-enjoy ka gawin. Okay? So, planuhin ng tama lahat ng gagawin mo. I-detalye mo sa notebook mo. Magkaroon ka ng sinatawag nating mga, meron kang, yung sa producer na sinasabi nilang storyboard when you are filming something, para laging best ang maibibigay mo. Huwag basta-basta. Because if you are going to start from basta-basta lang, basta maka-upload lang, basta maka-film lang, basta maka-edit lang, no. Eliminate that attitude and start right by giving the best every time you do something. Hindi lang naman sa YouTube channel, but in your life as well. Because I don't want you to have this thinking na, ay sana ganun pala yung paggagawa ko, ay sana iba yung pagka-edit ko, ay sana maging ganito para nagkaroon din ako ng mas maraming views kasi I have a similar video than others, pero nahuli ako sa takilya kasi mas pinanood siya kesa sa akin because hindi mo binigay yung best mo eh. You have a very similar videos yet you have a very low number of viewers. Why? Because you didn't give your best. Hindi mo ipinakita yung buong-buo mo. Basta lang eh. Yung word na basta, ay ginawa niya, edi gagawin ko rin. But hindi mo binigay yung kagaya ng pagbigay niya. You always have to think na parang, ano ba yung gusto nilang mapanood? Ano ba yung best na mapapanood nila? You always incorporate each of the actions with the best. So, everything will come out best. Okay? So, alam ko paulit-ulit kong sinasabi ito sa inyo para mapanatili sa inyong isipan na gusto ko para maging successful kayo, come out the best in you. Okay? Now, meron na naman akong babanggitin. You always think of the best time to post. Kailan ba talaga ako magpo-post ng video? Kailan ba talaga ako yung best time na mag-edit ako? Kailan ba ang best time ko para mag-film ako? You always choose what's best for you. What suits best for you. Anong oras, anong araw. Lahat yan, kailangan pag-desisyonan mo and come what may, kailangan mong gawin. Huwag kang magbigay ng excuses to yourself na, ay, hindi ako mag-film ngayon kasi, ay, basta lang. Ay, kasi tinatamad ako. Ay, pupunta na lang ako dito. Magpaparami na lang ako sa subscribers ko. Ay, pupunta. Ang dami mong excuse. Once you choose the best time suits for you to do something, you have to stick with it. That's the word consistency. That's the word commitment. If you know what's best for you, what time are you going to film? Natulog na yung mga bata, nagawa mo na lahat, malinis na yung bahay, lahat na ginawa mo para walang disturbo. So you choose the best time suits for you to film. Okay, mag-film ako sa oras na tapos na akong maghugas ng pinggan, nakaayos na, imbis na manood ako ng TV, imbis na makipag-usap ako sa Facebook, imbis na mag-scroll ako ng mga Facebook, magtingin ako sa kung ano nangyayari sa Facebook. You concentrate your time in doing the best thing by editing at the right time and most of all, yung talagang peaceful yung isip mo para makakapagbigay ka ng best editing doon sa video mo. Okay, magagawa ako ng thumbnail at the best time you are very, very relaxed with your mindset. Kasi para maganda yung paningin mo, huwag kang gagawa kapag galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, galit ka sa mundo. Because everything will be reflected the way your mindset is giving you. So, always choose the best
part of your day, part of your time that you will be able to deliver something. You will choose the best time to post your video because it is very important for you to be considerate with your viewers. You have to know when is the best time for them to watch your videos. Yun ba yung talagang patulog na ba sila or pauwi pa lang sila or nasa bus ba sila? And all this does matter. Bakit? Because it is very important for you to know what's best for them para mas maraming manonood sa'yo. Okay? Mas maraming manonood sa'yo dahil binigyan mo ng best research kung saan available yung mga viewers mo. Available yung mga target viewers mo. Dahil pag hindi, paano kung tulog sila? Paano ka pa makaka-expect ng best number of views at that time that they were asleep? Diba? So you always have to remember what's the best for your audience, attention and availability as well. For you to be a successful YouTuber, you have to learn how to appreciate the best of everything around you, outside YouTube or inside YouTube. Because everybody does matter. Everything does matter. If you've come to realize na parang, ano ba yung gagawin ko para maging successful YouTuber ako? Ano ba yung paano ba maging successful? Ikaw lang makakasagot niyan. Because alam mo kung ano yung best na meron ka. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kakayanan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung maibibigay mo. Kailan mo maibibigay at kung paano mo maibibigay. It is very important for you to learn how to accept now your strengths. Kanina, sinabi ko is your negativity, your weaknesses, kung ano yung mga hindi mo kaya, ano yung mga hindi mo maibibigay. This time, the second part is more of positivity. The more of your best category of yourself, best niche that you can think, best theme that you can think, best thumbnail that you can think, best of everything. Because it's more of positivity. It's more of, I want you to embrace this time what are your talents, what are your what are the things that will make you happy, what are the things that you will do good at. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga positive energy mo, yung mga best na meron ka, ano yung mga talent na meron ka. This time and the second part, I wanted you to embrace that. Because it is very important for you to understand what are the best things that you can offer. Okay? Because of that, you will have the answer paano mo gagawin yung mga bagay-bagay na makakapag-provide ka ng magandang video, makakapag-provide ka sa audience mo ng continuous video, hindi ka mababurnt out, at higit sa lahat, hindi ka mawawala ng idea. Dahil punong-puno ka ng ideas, punong-puno ka ng maibibigay sa audience mo because you have learned how to plan things ahead of time. You have the best strategy, you have the best plan ever, meron kang best resources, meron kang best camera, best of everything for you to be able to deliver the best in you. Okay, paniwalaan mo yung kakayanan mo. Paniwalaan mo na kaya mong gawin. Paniwalaan mo na walang mahirap dahil gusto mong gawin at ikasasaya mong gawin at excited kang gawin. Because ikaw lang mismo ang makakapag-motivate sa sarili mo. Irregardless kung ano pa yan ang maririnig mo, ay kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, pero deep inside yung hindi mo pala kaya. Ikaw lang makakasagot niyan. Walang problema ang ibibigay sa'yo kung hindi mo kayang resolbahin. Tandaan mo yan. Kung problema mo lang mag-edit, marami nga dyan problema. Walang bahay, walang makain, walang ganito. Huwag mong problemahin yung mga maliliit na bagay at magmumukmuka na hindi mo na kayang gawin. You always have to remember there are other people in different countries na merong kaguluhan, merong ganito, merong ganyan. Namoproblema nga yung mga doktor kung paano gamutin yung mga may sakit. Ikaw, yan lang ang problema mo. Sumusuko ka na, no. Believe in yourself that you can because you have the power to change yourself. Meron kang kakayanan para maibigay mo ang best of yourself to everything that you do. And that is the key to success. For you to be able to have the best YouTube channel, you have to learn how to accept and you have to learn how to deliver. Because if you are going to just keep on thinking, ay sana, paano mo gawin? Gawin mo. Gusto mo pala eh, di gawin mo. Because that will do good to you. If you are going to express yourself, if you are going to say something, if you are going to deliver, if you are going to share, that will make you happy. Kasi gusto mo yun eh. Gusto mo magluto, di magluto ka. I-feel mo na magluluto ka and you're happy to do it because yun yung inner talent mo eh. Doon ka best.
Because if kung pipilitin mo lang, dahil sinabi ni ganito, magaling ka daw, parang sinabi ng nanay mo, hindi, magdudoktor ka. Eh, alam mo namang hindi ka mag-excel sa pagiging doktor, then don't do it. Because you know your best. Alam mo sa sarili mo na kung ano yung kakayanan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya ng utak mo. Huwag mong pilitin ang hindi mo kaya. Huwag mong pilitin na maibigay ang hindi mo maibibigay. Because in your YouTube channel, it does require a lot of perseverance, a lot of determination, a lot of commitment, a lot of inner self. Bakit? Ikaw ang creator. Ikaw ang may-ari. It does require your own self. Wala nang iba. Diba? Paano? Ask yourself. Gawin mo. Okay? So, ikaw lang mismo ang makakagawa ng sarili mong daan patungo sa pagiging successful. Without yourself, paano pa sinabing YouTube? You means ikaw. Tube is the tube ray. Pinapanood tayo ng marami. That's why it's called YouTube. Hindi na sinasabing her tube, this tube, this tube. That's YouTube. Diba? Kaya nga sinabing YouTube because it's all about you. It's all about the creator. It's all about the owner of the video. So congratulations if you have chosen to be in this platform because you wanted to express yourself. You wanted to share to others what's the best in you. Paniwalaan mo kaya mo because it will start from within. It will start from you. It will start, all the decision will start from you. All the determination will start from you. All the commitment will start from you. So if you are going to share what you have, it's so easy to enjoy the payback. Kasi ginawa mo eh. Ikaw mismo yung gumawa. So congratulations because you've exerted too much effort for you to become a successful. Ikaw mismo ang gumawa sa sarili mong ng paraan para maging successful ka. Hindi ako. Kahit gaano pa kahaba yung aking live streaming, kaano pa kahaba yung aking pagbibigay ng tips sa iyo, if you fail to accept it, if you don't want to do it, walang mangyayari. Because everything will be your decision. So, ikaw ang makakagawa ng iyong sariling successful YouTube channel. Ikaw mismo sa sarili mo ang magsasabi sa sarili mo na I am successful dahil ikaw yung magdidikta sa sarili mo kung ano yung tinatawag na successful. Ikaw lang ang nakakaalam ng sarili mong happiness because that is from within. Diba? So, sana from now on, you will try to accept your best. You will learn how to appreciate your best. So you will be able to deliver your best and people will appreciate your best. Diba? So minsan nahihiwagaan din tayo sa kakayanan natin eh. Because sometimes may hold back ba. But if you've released the whole effort, you've released your own self, you will be able to accept that you can do it. Paniwalaan mo lang. You just have to believe in yourself that you can. Because you have the power to do the best of you can. Diba? So, sana sa panahon na to, or sa puntong ito ng inyong YouTube channel, naniniwala kayo na kaya nyong maging successful. Kaya nyo ulit bumangon at magsimulang muli. You are going to redefine your channel the way you want to do it. Walang ibang magsasabi na ganito ang gawin mo. Walang ibang magsasabi na ganito ka, ganito ang gawin mo. Mag-livestream ka, mag-silent livestream ka. You decide to yourself how you wanted to become a successful YouTuber. Entirely up to you. Entirely your decision. Wala nang iba. Kahit sino pa yung nagsabi sa'yo, ay mag-YouTube channel kasi may pera dyan. You learn how to make it happen. You are going to make it happen if you wanted to make it happen. Diba? Walang ibang gagawa niyan. Kahit na sinabi niya na mag-YouTube channel ka, yet you don't know how to do it, then learn how to do it. Kung kaya niya, kaya mo, of course. Kasi wala namang pantay-pantay tayo, binigyan tayo ng pare-parehong talent, yet hindi lang natin talaga alam paano gamitin yung talent natin. Minsan nga, ginagawa pa natin kalokohan, hindi sasabihin natin, hindi gawin mo, gusto mo pala. Pero kapag sineryoso natin yung word na yon, gusto mo pala, gawin mo. With a smile, with a conviction. Diba? So, paniwalaan mo lang yung sarili mo. Huwag mong hintayin na tadhana na dumating. Abutin mo ang tadhana mo. Abutin mo yung star mo. Hawakan mo, panghawakan mo. Because if you try to release it
unti-unti, nawawalan ka ng pag-asa. Na balang araw, yung star na yun, ay magmumukadkad, magsa-star, magsa-shine. I wanted you to believe na parang marapit na yung Pasko, no? Diba? Yung sino ba'y nag-guide papunta dun kay Jesus? It was the star, it was the tala ang nag-guide sa kanila patungo doon sa place kung saan pinanganak si Jesus. So I wanted you to hold on that star for you to be able to be guided that somehow, someday, you will be guided by the star and you will be a star. You will believe that you will be a star someday. Because if you don't want to believe it, it will not make it happen. Because you don't want to make it happen. You yourself doubted that you will be a star. So remember, if you wanted to do it, make it. You have to master it, how to do it. Okay? So, yun yung part 2 na gusto kong ibigay sa inyo. I wanted you to believe, I wanted you to motivate yourself that you can be a successful YouTuber. Okay? Redefining is so easy if you just keep on thinking. But it needs to have more action. You need to do it. Kailangan mong gawin para mangyari. Hindi lang yan iniisip, ginagawa. Hindi lang yan sinasabi, ginagawa yan. Tandaan mo, words without action will lead you nowhere. You need to do it. So from now on, you have identified yung anong sana mo, alam mo na kung paano mo gawin, gawin mo na ngayon. Because don't wait for tomorrow. The time will come na magsisisi ka na, ay sana ginawa ko na yun, sikat, magsisikat na sana pala ako kasi iniisip ko talaga gawin yun eh, at hindi ko lang ginawa. Naisip ko gawin yun eh, pero hindi ko lang ginawa kasi dumating sa akin yun eh. You know, I was thinking and I was able to share that as well. Sabi ko nga sa kapatid ko, you know, di ba naalala mo, sinabi ko yun sa'yo na pwede kang gumawa nito, kunin mo yun at gagawin mo siyang content. Merong isang channel, isang malaking channel ang gumawa nun. Sabi ko, wow, sana ginawa ko yung naisip ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sarili ko na kaya ko palang gawin yun. Yun yung turning point ng channel ko na kung saan lahat ng naiisip ko, gagawin ko. Why? Because kailangan lang naman ng first step eh. Kailangan lang naman simulan para mangyari. Kailangan lang naman kunin ko yung camera ko, i-switch on ko yung light ko, i-record ko yung sarili ko para mangyari yung mga bagay-bagay na nasa isip ko. You have a lot of ideas, yet you don't know when to produce it and when to film it. Gusto ko maging ganito yung channel ko, hindi mo ginagawa. Gusto ko may content yung channel ko, hindi ko magawa. Because you feel crazy na parang, ang dami ko pang gagawin. Tinatamad na ako. Wala na akong oras. Bakit ka pa nag-YouTube channel kung you are not determined to have a successful YouTube channel? Dapat laging pizza pie, laging buo. Diba yung tinuro ko sa inyo? I wanted you to have a whole pie. I didn't have you to have a square pie. I want to have an infinite. Para iikot at iikot yan. Iikot, iikot, iikot at iikot. Walang katapusang ikot. Because I wanted you to have a longer commitment for you to have a longer relationship with your audience. Kailangan mag-commit ka. Kailangan hindi mayanig yung commitment mo because it is very important. The basic, the ingredients of having a successful channel is for you to have your best. Learn to realize, learn to, na paano mo makikita yung best mo. Paano mo madidiscover yung best mo. Ikaw lang makakasagot niyan, wala nang iba. Okay? Hindi si Janice B, hindi si Consino man. Walang makakasagot niyan. Ikaw mismo. So sa araw na to, gusto ko, isipin mo kung ano yung best mo. Then you narrow it down into the best of the best para ma-deliver mo yung best at gawin mo yung best para lumabas siyang best. Ang daming best, di ba? Kaya best friend na tayo. Kaya nga sinabing best friend, best enemy, best lang lahat. Ang daming best, di ba? But yet, the most important thing is you appreciate your best and it will make you happy. Happiness inside. Yeah, di ba ang pinaka-importante? So, always remember na binigyan tayo ng talent, binigyan tayo ng best of everything, yet we failed to use the best. God gave us the best. We always say something, shalom. We always say, a peace be with you. But you know what's the meaning of it? It means you are telling the person, I wish the best
of everything in you. When they say shalom, when they say peace be with you, they're saying, I wish the best of everything in you. You mean it from your heart. You just don't say it. So I wish the best of everything in your channel. And congratulations in advance if you're going to apply all the things that you have the best in you. Okay, so sana may natutunan kayo sa araw na ito. At kung may mga katanungan kayo, please feel free to leave a comment in the comment section. I'll be able to answer that. And if you're new to my channel, guys, please consider to subscribe. And if you like my streaming, please consider to give me a thumbs up. And please do share this in your community so I will be able to be known to your community and will be able to share what I can share with you to the rest of your community. So maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking channel at higit sa lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagmamahalin sa akin, and I look forward for my members. And if you like to be part of Janice B, the membership is also on, and I'm inviting you all to be a part of Janice B so I'll be able to support you in a way that I can. And kung meron man akong pagkukulang, pasensya na po, hindi po ako perfect, but I'm trying to give the best of everything that I can for me to be able of service to you. So always remember that it's better to give than to receive, it's better to serve than to be served. Okay, so maraming pong salamat sa inyo pong muling pag-tune in sa aking channel. At gusto kong pasalamatan ng mga taong tumulong sa aking channel from the very beginning. Of course, there's Pinay Wanderlust, Together We Are Family, Ingrata de Ortiz, Grace Escalera, Jolly Bobby's Vegas Land, at sa lahat ng mga angels ni Ingrata de Ortiz, Jay, I have Ate Grace, Ate Janet, and all you guys, and of course, to my family, to Mahiko 4K, and of course, to my daughter who created my channel, whom I really owe a lot. Siya po yung naggawa ng aking channel. So, simula sa mga taong bumubuo ng aking channel mula pa noon, nang hindi pa YouTube tips and tutorials ang aking channel, nandyan yung mga ate ko, mga pinsan ko, mga kuya ko, kung saan tumulong. Mabuo ko yung 4,000 watch hours at higit sa lahat sa Panginoong Diyos sa pagbibigay sa akin, sa paggagabay sa akin, at sa pagbibigay ng best of everything. I really owe Him that, and I'm very, very grateful. I'm truly, truly grateful for everything that He gave me, and I will continue to be a good servant of Him by providing you the services that you need in my channel. So, sana po, huwag niyo pong kalimutan na i-share ang aking mga videos at panoorin po ang aking mga videos. At maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. At kung wala po kayo, wala rin po ang channel ko. So I dedicate this all to you. Of course, to Ate Jaren Abalan, to Lagom Official, Ate Soli Liwanag, LCJ, at sa inyo pong lahat, kay Rainbell, at kung sino man ang hindi ko pa nabanggit, maraming salamat po sa inyong lahat. Special mention to Simple na Buhay, to Vitros, to Juris Doctor, and sila po yung mga may pinakamataas na membership sa akin. So maraming salamat po sa pagbuo ng aking mga revenue sa inyo pong lahat, sa pag-re-replay nyo po ng aking mga videos, sa panonood nyo po ng aking mga videos. Maraming salamat po, at sana po supportahan din ninyo po kami sa aming Triple J Giant Avalanche Channel every Sunday. And this Sunday we will talk about love and life. Is it a decision or is it a feeling? So sana po supportahan din nyo po ang aking isang channel, Janice B Diary. So before po 9 o'clock on Sunday, my time, Saturday pala, meron po akong ipapalabas na video. The first time that I will have a sit-in guest in my channel. The very, very first time. Talaga nahirapan ako kung sino po talaga yung una kong pipiliin na magiging guest sa aking channel. Ang aking unang i-interview sa aking channel. And that really matters to me because they will be part of my family. So, sana po supportahan niyo ako sa puntong yun na napag-desisyonan ko po kanina kung sino po ang aking magiging guest. And they said yes, and I'm very, very excited to sit in the magkaroon ako ng sit-in interview sa kanila. So sana po maging okay yung ganong episode sa akin channel, sa Janice B Diary. And it is available in my section, in my home section of Janice B. And thank you so much again for my mentors and for all the people who really motivate me and inspire me to be a better person, and that matters to me. And I a special mention to my family, of course, to my parents, and to Mama Ingrata de Ortiz. Thank you so much for inspiring me and for molding me
how to be a live streamer. Talagang sa kanya po yung nagsimula. And special mention as well to Gemmeline Ronda and to Champ Journey na kung saan sila din yung naging tulay kung paano ako napunta sa aking live streaming. So thank you so much to Lagom Official and Ate Jaren and Ate Soli. Maraming salamat po. So all of you, thank you so much for listening, and I hope I'll be able to see you again tomorrow, and I look forward to my members only channel live streaming tomorrow. So thank you so much for watching. This is your host Janice B saying be brave, be you, and just be true. Thank you so much. Keep safe and God bless you all. Happy Thursday, everybody. This is Janice B, and thank you so much for tuning in to my streaming. I hope all is good, and if you're new to my channel, please consider to subscribe and press the notification bell so you'll be updated with my next